What's up mga buddy? Magandang araw po muli sa inyong lahat mga buddy. Itindis na po mga buddy ang tanim nating melon at pakwan. At ngayong araw mga buddy ay mag-apply tayo muli ng insecticide at fungicide mga buddy. Nandito na tayo mga buddy sa farm. Magandang umaga muli po sa inyong lahat. Time check po 5:30 AM mga buddy. At mag-apply tayo ngayon ng insecticide at saka fungicide. At ang gagamitin nating insecticide mga buddy ay itong Topkill. Ang unang ginamit natin mga buddy ay yung helmet. At ito po yung pang-alternate natin ngayon, itong Topkill. Mabaho po to mga buddy. Mabuting mag-alternate tayo mga buddy. Mag-spray po tayo una ng hindi mabaho at i-alternate natin yung mabaho mga buddy para hindi po lalapit yung mga insekto. At ang napapatay nitong Topkill mga buddy ay aphids, thrips na umatake sa ating mga tanim na melon at pakwan, squash beetle, army worm, cutworm at fruit borer. Yan, ang dosage po natin mga kabady ay 30 ml lang mga kabady. 30 to 50 ml po ang rate per 16 liters of water mga kabady ang dosage ng Topkill. Kaya ang gagamitin natin ay low dosage muna tayo mga kabady, sa 30 ml lang muna tayo. Kasi bata pa ang ating mga halaman at wala pang mga anumang insekto na nakikita sa ating mga tanim. Mga buddy, mag-mix na tayo. Pag-apply pala namin mga kabady ng insecticide dito sa tanim namin mga kabady ay once a week lang po mga kabady. Pero depende yun mga kabady, pag marami na pong uod sa inyong mga taniman, 3 tablespoons, dalawang beses po kayo mag-apply mga kabady sa isang linggo. At ang pag-apply po natin mga kabady ng insecticide ay alternate lang po mga kabady. Tulad ng unang in-spray po natin mga kabady ay yung helmet. Dalawang beses na po natin na nagamit yon mga kabady. At ngayon ang ka-alternate niya ay yung itong Topkill mga kabady. Mabaho po itong Topkill mga kabady. Pwede nyong gawin yun mga kabady. Mag-spray kayo ng hindi mabaho, tapos yung ka-alternate niya yung mabaho mga kabady. At dapat mga kabady, tignan ninyo yung active ingredients niya mga kabady. Baka magkaparehas lang po yung active ingredients ng in-spray yung una. Pag hindi po kasi yan nag-alternate mga kabady, isa lang gamot ang inyong ginagamit, baka magkaroon po ng resistance ang mga insekto mga kabady sa farm ninyo. Spray kayo ng spray, hindi nyo na po napapatay yung mga ni-spray nyo sa inyong farm dahil na immune na po sila mga kabady sa isang gamot na inyong ginagamit na pang-spray sa inyong mga tanim. At ang fungicide naman mga kabady, ganun din mga kabady, mag-alternate din po tayo mga kabady. Ang gamit natin ngayon mga kabady ay Dithane mga kabady, Dithane M45, pang-protection lang po natin mga kabady sa mga fungus mga kabady, para hindi po kapitan ng fungus ang ating mga halaman. Importante din kasi mga kabady itong fungicide. At isang beses din po kami mag-apply mga kabady itong fungicide kung maaraw po mga kabady. At kung umuulan naman mga kabady, pag may ulan ay dalawang beses din mga kabady sa isang linggo. Pag po natin pababayaan mga kabady ng fungicide itong mga tanim natin, dahil pag
nakapitan po ng fungus mga kabady ay magkakaroon po ng downy mildew. Magbatik-batik po yung dahon ng inyong mga tanim at hanggang sa masunog na ang dahon ng inyong mga tanim mga kabady. Kaya ugaliin din po natin mag-spray po ng fungicide sa ating mga tanim na pakwan at melon. Okay, baday! Ano ka, baday? Mag-spray tayo.
susunod na video natin mga kabady ang pag-uubo na po natin ng Unix 16 at Tropicot. Side dressing na po mga kabady ang method na pag-aabono natin sa susunod na video. Hanggang dito na lang mga kabady. Bye-bye!